Go mga kapatid ko, ano ulit sa mga ating makukuha dito? Huwag sana ikaw at ako ang maging konduktor. Huwag tayo ang maging dahilan ng pagbaba ng mga kapatid sa iglesia ito. Huwag tayong maging dahilan ng kanilang paglabas sa tren na ito. Sapagkat ito lamang ang tren na kasangkapan ng Diyos upang tayo'y madala sa ating tamang destinasyon. Oo, mga kapatid ko, hindi tayo dapat nakatulad ng sa trapang ito na may buko ang isa sa ating mga kapatid at mailayo sa pananampalataya. Talatang 16. Na magkagayoy nagutos ang hari at si Daniel nga ay dinala doon sa yungib ng leon at ito ay inihagis. Subalit sabi ng hari kay Daniel, ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mo palagi ang siyang magliligtas sa iyong buhay. O mga kapatid ko, tandaan po ninyo, si Darius ay hindi mananampalataya. Pero makikita ho ninyo ito, ang pananalita ni Haring Darius ay pananalita ng isang may pananampalataya. Sapagkat nakita ni Darius sa buhay ni Daniel ang mga bagay na ginagawa ng isang tunay na mananampalataya. Mula sa kanyang karakter, sa kanyang relihiyon, naobserbahan ng Haring Darius. At dahil dito ang tiwala ng Haring Darius na si Daniel ay ililigtas ng Diyos ni Daniel. At sa ayon sa kasaysayan, nagtitiwala si Darius sapagkat alam ni Darius na ang Diyos ni Daniel ay totoo at tunay. At dito, sa ngayon pa rito, alupihin, hindi makatulog si Haring Darius. Nag-aalala doon sa sasapitin ni Daniel. At pagkatapos, umaga-umaga, ang sabi dyan, talatang 19, umaga-umaga, ay bumangon ang haring ito at madalian siyang pumunta doon sa yungin upang tingnan si Daniel. O mga kapatid ko, gusto ko makita dito yung karakter na ginawa ni Darius. Bumangon siya ng maagang-maga dahil sa pagmamalasakit kay Daniel. Kung tayo ay totoo may pagmamalasakit sa ating kapwa pananampalataya, nabalitaan ninyo na humihina ang kanyang pananampalataya, hindi na siya nagsisimba, tila nalalalim na. O kapatid ko, gayahin natin si Darius. Gisingin natin sila ng may pagmamalasakit. Puntahan natin sila ng may pagmamalasakit, ng may pag-ibig. At dito, naparoon siya madali, sabi ko sa talata. Ang totoong may pag-ibig sa kanyang kapwa, kapatid, ang totoong may pag-ibig sa kanyang kapwa, hindi nagpapatumpik-tumpik. Hindi niya sasabihin sa sunod na sabado na lating dalawin. Kundi pagkabalita, pupuntahan niya agad. At ito'y ibabalik sa pananampalataya. At nang siya'y lumapit sa yungin, siya'y sumigaw, Daniel, nalingkod ng buhay na Diyos, iyong bagang Diyos na iyong pinaglilingkuran palagi ay makapagliligtas sa iyo, sa mga leon. Sumagot si Daniel, buhay ako, mahal na hari. Ang leon ay pinitisan ng aking Panginoon. Hindi ako sinakmal, buhay ako, mahal na hari.
O oh, mga kapatid ko, ganun din sa ating buhay. Kung si Kristo ay nasa atin, sinong laban sa atin? Hindi tayo kayang kapiin ng leon. Hindi tayo kayang sakmalin ng leon. Kung tayo'y mananatiling tapat at sumusunod sa ating dakilang Diyos. Talatang 23, natuwang mainam ang hari, at pagkatapos, ipinagutos niya na hanguin si Daniel, at si Daniel ay naalis sa ibig, walang nakita ng anumang sugat, sapatkat siya ay tumiwala sa Diyos. Mga kapatid ko, anumang balakid, anumang pagsubok ng ating buhay, saan man tayo sigilin, tayo'y mananiling tapat at magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At sabi dito sa katapos-tapusan ng kasaysayan, uminhawa si Daniel, gaybay, gayon, 28, guminhawa ang Daniel na ito. At sa paghahari ni Dario, gayon din sa paghahari ni Cyril na taga-Persia. O mga kapatid ko, lagi natin tatandaan, tayo po sa panahon ito ang kinatawa ng lahat. Tungkulin natin ihayag ang inhiin ng ating dakilang Diyos at makita ito sa ating buhay mula sa kilos, pananalita, suotin at sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid ko, be patient then become weak, trust and obey. Pagpalain po ang bawat isa sa ating ngayon.